Hello mga kabs, good morning. Gising na tayo kasi magluto tayo ng umagahan. Kasi papasok na naman tayo. Ang oras ngayon dito ay alas 3. Maga gumigising lagi para magluto ng umagahan. So ganito talaga ang buhay sa Saudi Arabia. Pag ikay nag-abroad, kailangan magagang gumising para papasok. Ito ang routine mo sa loob ng 2 years mga Cubs. Pag ikay nandito sa Saudi Arabia, agahan mo pag gising para magluto ka. Well, minsan sabay-sabay kayo magluto. Yan ang mahirap mga Cubs. Kaya pag nandito kayo, may experience yan. So, panoorin nyo lang ang video sa Boy Boy Housekeeping dito sa channel ko. At huwag magkalimutan mag-subscribe sa ating channel. Sa iba pang mga video para ma-update kayo. Para makakuha kayo ng mga idea at iba pang mga information na about sa buhay dito sa housekeeping. Manok. Mag-iisip pa ako kung anong lutuin ko mga Cubs. Adobo na lang tayo mga Cubs para mabilis-bilis. Yung maganda dito mga Cubs, kailangan may sarili kayong gamit para hindi na kayo manghiram. May sarili kayong kutsilyo. Ako ay kutsilyo pa. Naputol na. Ilang taon na ito mga Cubs. Tsaka technique dyan mga Cubs, kailangan marunong ka rin magluto dito kahit papano. Kasi kung hindi ka magluto, medyo mahirap dyan. Pero may mga YouTube naman ngayon, hindi na kayo magproblema sa pagluluto mga Cubs. Dito, ang manok dito walang kilo-kilo. Ah, meron namang kilo-kilo pero nakabuo na siya. Saka ito, ito siya 5 real. So sa Pilipinas, mga 70. Ito, nakaganito na siya, naka-styro. Wala sa guys sa atin na palipalengke, wala doon. Merong buo talaga, walang kalakalati. Kanya-kanya luto dito mga Cubs sa Saudi Arabia. Pwede rin kayong grupo-grupo, kaya lang medyo mahirap yan. Kung ako sa inyo, mag-solo na lang kayo. Tipid kayo sa pagkain. Lahat dito budget mga Cubs. Sibuyas, bawang, ikaw magbabudget din mga Cubs. Sibuyas o gaya nito, hinati ko muna. Sili naman meron din. Ikaw magbabudget sa sarili mo. Kaya kung lemon all the way ka, siguradong mananaba ka. Dito kailangan minsan may sarili kang gamit. Pero may binibigay naman yung mga kumpanya. Mula sa plato, kutsara, baso, lahat libre naman yan. Ang hindi lang libre yung rice cooker. Ito, binigay ito ng kasama ko nung nag-exit siya. Kaya naging akin na. Exit mga Cubs, ibig sabihin nun, pauwi na siya sa Pilipinas, hindi na siya babalik, for good na. Yan ang dito tawag ito. Pag nag-exit ka na, for good ka na, na yun ang yung time na makuha mo yung benefits mo. Benefits mga Cubs, ibig sabihin sa Pilipinas, yung separation fee. O ito mga Cubs, ito Silver Swan. So nandito rin to sa dito rin to sa Saudi. Meron din sila ganito. Galing pa to sa Pilipinas. Ang presyo nito 7 real. So 7 real siguro na sa mga convert to piso 100. Tsaka
tiyagaan lang mga kabs, talagang tiyagaan dito. Kailangan dito sarili mo lang ang bubuhayin mo. Kasi ikaw maglaban ng damit mo, ikaw magluto sa sarili mo. Ikaw talaga lahat. Kailangan, kaya medyo, hindi ka matuto sa Pilipinas dati magluto, dito matuto ka magsarili ng paano magluto. Ito, mantika oh. Kailangan mag-room ka rin yung sariling ganito. Budgetin mo rin to hanggang 10 buwan. Ito. Ito, vinegar. Sukang bombong yata to. Galing pa Pilipinas din to. Meron din silang ganito, export. Kaya hindi kayo mga problema sa mga pagkain Pinay meron din dito sa Sandi. Simple yung luto lang yung mga kabs. Adobo-adobo lang. Basta lang may ulam, okay na yun. Yan ang kailangan ng ano. Kung gusto mo sosyal, kain ka sa restaurant, pwede naman pag-sweldo. Sain muna tayo mga kabs. Itong sinain ko ngayon, umagahan, tanghalian at hapunan na to. Para hindi na ako magluto pag uyan. Yun ang technique ko sa andito. Halimbawa, baunin mo na doon yung hapunan mo sa trabaho. Eh, kung may time ka na ano, kakain ka na lang doon sa ano. Para pagdating dito sa bahay, pahiga-higa ka na lang. Resulta? Okay, wala pa. Kaunti pa. Tingnan natin yung niluto natin mga kabs. Ayun na. Nalo na siya. Okay na yun mga kabs. Patay na natin itong adobo natin pinatuyo. Okay mga kaps, naluto na yung adobo natin. So mamaya-maya, palamigin muna natin bago ilagay sa baonan. So yun ang umagahan, tanghalian at hapunan. So dito, kailangan matuto ka mag-budget sa mga pagkain at iba pang mga budget. Kasi lahat dito, gala o pera din. May mga libre naman dito. Dito libre naman mga libre yung bahay, tubig, kuryente, sasakyan, papunta sa trabaho, libre din yan. Ang gasas mo lang dito yung pagkain mo, tsaka toothpaste, tsaka mga sariling may kung may biso ka, yun ang gastos mo. Okay mga kaps, hanggang sa nun mga video, maraming salamat sa yung panonood at support. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like sa ating channel para ma-notify kayo sa mga video na ating gagawin sa sunod. Ako si Tubos na Vlogger, maraming salamat sa yung panonood at support.